Hello mga loves, mga vayot. Good morning once again. At magandang hapon Pilipinas. Magandang umaga, tanghali, hapon or gabi. San man sulok ng mundo. Miga love shout out sa mga kapwa ko po FWs around the world. No? Miga love shout out po sa inyong lahat, no? Araw ngayon ng Sabado, Pitsa 4 buwan ng Mayo 2024. So yung topic natin ngayon mga loves, mga vayots, ito na. Matatandaan ninyo yung driver ng Shibuyas ng 13 billion na pinagyabang ni Pangulong Bongbong Marcos na wala daw ano, bloodless, no, walang duwanak na dugo, etc. na hinatid nitong driver na to na sinabi nilang dating American Army. So ito si, ang tawag na dito, una ay si Adjalon Michael Zarate na kung saan ay tingnan ninyo po ang kanyang mugshot, naka-blurred at wala po siyang pangalan, no? So ngayon, may natuklasan po dito si Sas Rogando Sasot at talagang napakagaling ni Sas Rogando Sasot. So ito siya, si yung si Mike, Adjalon Michael Zarate. O, ito pala siya, o. Payat pa siya dito, no? So, siya pala ay suspect charged with rape and attack on teen. Ayun pala. So, sabi dito ni Sas Rogando Sasot sa kanyang For the Motherland. Sas Rogando Sasot, thanks to a tipster, sabi ni Sas, that the Shabs, o yung Shibuyas driver, yung totoo palang pangalan niya is si Arvin Dexter Zarate. Pati pangalan din pala noon, pinike, na Adjalon Michael, pero pareho na apelido lang, Zarate, no? So, the real name, again, is Arvin Dexter Zarate. When he assumed the name Adjalon Michael Zarate is unknown, sabi dito. Arvin Dexter Zarate was convicted of raping a 17-year-old in the United States in his late 20s. So, yung picture pala na to, yung edad niya pala to na na-convict siya dito, eh, 20 anyos lang pala siya nito, may git. So, rapist pala ito, no? Talaga naman ang mga kakutsaba ni PBB. Eh talagang tingnan mo si ano, si yung diyan sa PDEA na inupo nila ngayon na si Lazo. Oh, 'di ba yung pinakita ni Maharlika doon na video na sinuntok niya yung si Attorney Delgado na nagtrabaho din sa PDEA dahil bumusina lang. Feeling talaga kaya nga 'di ba tinanong ni ano ni Dr. Lorraine Padoy si ex-PDEA agent Mike Jonathan Morales kung itong mga tao ba ngayon gaya ni Bongbong Marcos at nila ni Lazo, nila mo ni sino ba ito, Martin Romualdez ay mga above the law ba? Kaya pati si ano eh, si Bato de la Rosa, tinanong dyan, no one is above the law. Pero sila kung makaasta, akala mo sila yung may-ari ng Pilipinas. Lahat ng mga tao ayaw sa kanila, either ipapatay nila, ipadokot, or kung ano pa katambakan ng sandamakmak na kaso. Gaya ni Tibes, gaya ni Banta, gaya ni Kiboloy. Or tanggalin ka sa trabaho, gaya nila ni Governor Mamba, ni Governor Hubaheb, no, kung sino pa dyan. Yung si Pando Mujasan na ex-mayor sa Hulo. Si Mayor Dumanhog, kung sino pa. Talaga naman, no? Napakagaling ng mga inappoint ni Bongbong Marcos na pinagyabang niya that time ng kampanya, in-interview siya ni Maharlika. Mag-oopo tayo ng mga magagaling, mga matatalino, walang bahid ng corruption, etc. Yung pala, ayan dito lahat, may rapist, may bangag, kagaya niya, kagaya ni Bongbong Marcos, at kung ano-ano pa, kagaya nito. Si Arvin Dexter Zarate, convicted sa panggagahasa ng 17 anyos doon sa Amerika.
sa kanyang late 20s. Whether Zarate is really an ex-US Army, as he claimed in his social media profile or profiles, isn't yet clear. So baka nagsinungaling nga lang to, pinagyabang niya na i-google nga natin to pag may time. Arvin Dexter Zarate or ito ba itong ex-US Army? Makikita man yan doon eh. So sabi pa dito, keep these two identities in mind. Arvin Dexter Zarate and Ajalon Michael Zarate, they are one and the same, sabi dito. So yon, booking ngayon mga lalabs, mga bayots, no? Na talagang dami. Tingnan mo yung doon sa ano ni lahat na lang ba ng mga inoopo ni Bongbong Marcos ay talagang mga kapanalig niyang tawag dito. May mga ano sabit, no? So ayon dito kay sandali. Jason sa. So sabi niya dito, tanong lang po ito. Sabi ni Jason sa, bakit iyong mga alaga ni Apo Bongit at ang kanyang mga alipores at mga alaga nila na sinasabing sangkot sa illegal na shabuyas o droga ay singkaw at singkaw ang halukay ng kaluluwa. O, bakit daw yung hinirang na drug czar ay basagulero? Yun yung si ano ba pangalan nung ano na yun ni si Lazo, no? Siya yung drug sergeant sa PDEA, basagulero, kasi sinuntok na din ba yung abogadong si attorney Delgado, nagtrabaho din sa PDEA. Nuknukan ng yabang, parang galit sa mundo at walang makasundo sa matitinong tauhan sa PDEA. Eh gusto niya kasi lahat ng tao sa PDEA balasubas gaya niya. Di po ba? E bangag din siguro. Kaya dapat ni, ito si General Lazo na to sa PDEA, dapat din siyang magpa-drug test kasama sila Bongbong Marcos. Hair follicle ha. Hindi yung wala pang 2 minutes tapos na yung drug test, may result na negative kagaya ng ginawa ni Bongbong doon sa St. Luke's Hospital. So, malamang pinaglihi sa sama ng loob itong si Lazo ng kanyang nanay nung buntis siya dito. Kaya, parang galit lagi sa mundo yung mukha. Parang laging kumakain ng sinigang na, na pagkain. Sabi pa dito pangalaw, bakit yung driver ng Shabu van na walang lisensya at fill-am na kamanghamanghang nagpahuli sa checkpoint sa Alitagtag, Batangas ay sangkot pala sa panggagahasa sa Amerika. Pinupalya nga ang animal eh. Nagyabang pa na American Army daw siya, US Army. Maniwala ka dyan. US Army siguro sa mga kipay na tinitira niya ng mga pwersahan. Rapist ang animal. So, sabi pa dito, bakit iyong karay-karay ng presidente sa mga foreign trips ay sinasabing big time na drug lord at nahuli pa bilang drug trader pero pinalaya ng mga bata ng Pangulo? Sino ba yung sinasabi dito ni Jason sa part number 3 na to? Si Mark Anthony Sayarot, na kung saan ay nag-export siya ng 2 tonelada. Isa't kalahating tonelada noon ay shabu at kalahating tonelada ang cocaine doon sa Australia na huli ng Australian Federal Police, na kung saan ay ayun, pinalaya ni Lazo according to Maharlika sa kanyang mga puting ahas. Kasama niya yan doon, nag-travel sa Amerika. Yung may-ari ng diyan sa GMA ng pangalawang ano ng yung Itbulaga, sino apelyido noon, Halos Hoss, yon. Bakit iyong mataas na official na hinarang or hinirang sa PDEA ay may 2 passport at 2 magkaibang pangalan at sumasahod ng 100,000 samantalang disqualified siya
sa Civil Service Commission. Bakit sa kabila ng kabi-kabilang panawagan para sumasailalim sa isang open to the public scientific drug testing para malaman ang katotohanan ay tuloy-tuloy pa rin ang paglulon ng bawal na gamot ng isang kapalayaw ni President Bongbong or President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kinilala ng PDEA. Sana ba yun? Nawala na. Ito, kinilala ng PDEA confidential informant bilang Bongbong Marcos as Bonget. Ayun. No? Sino ba yung nag-appoint sa mga to? Yung mag-asawa, siyempre. Kahit sabihin mong si Liza Marcos ang nag-appoint niyan, hindi yan pwede ma-appoint na hindi kasali diyan yung hindi pipirmahan niya ni Bongbong Marcos. Di po ba? So, ayan. Sumalinaw pa ngayon sa sikat ng araw, mga lalabs, mga bayots. Ito pa. Saan kaya yung ano na to? Itong sa politics news ito, no? Nakuha. May sasakyan dito si Bongbong Marcos na nakalagay. Hindi natin alam kung sasakyan ba ito ni Bongbong Marcos or ng kanyang mga tauhan na gamit ang kanyang pangalan. Tingnan ninyo yung marka dito. BBM. Toroy. Yan o. BBM. Feeling talaga nila mga lalabs, mga bayots, sila yung may-ari ngayon ng Pilipinas. Aha. So, ano masasabi ninyo dito? Na ito palang kasusyo, kasabwat ng administrasyon ngayon na itong si si Arvin, ang pangalan nito, na yung tawag dito, nakalimutan ko yung pangalan ng animal na to, si Dexter Zarate, isa palang rapist, no? AKA Ajalon Michael Zarate. Dalawa ang pangalan. Taray, puta. Bye-bye.